Kamusta ka, Boss Amo? Welcome back sa ating YouTube channel. So, muli po ulit tayo nagbabalik, mga ka-Boss Amo, upang magbigay na naman po ng panibagong kaalaman para sa mga beginners, sa mga baguhan pa lang sa pagmamotor. Pag-uusapan natin, mga ka-Boss Amo, kung paano mag-drive ng semi-automatic na motor. Katulad po na itong gamit natin, SYM RB1 po yung pangalan ng kanyang model. Ito pong motor na ito, mga ka-Boss Amo, ay saktong-sakto para gawin nating example, lalo na kung gusto mo matuto mag-drive ng semi-automatic na motor. Ito po yun, mga ka-Boss Amo, yung merong cambio tapos silinyador. Ito lang po yung gagamitin natin para mapaandar po natin yung motor natin. So yung iba kasi, mga ka-Boss Amo, gusto yung mga ganitong motor, semi-automatic lang, lalo na po kung pang service lang po nila yung motor na bibili nila, o di kaya po is pang araw-araw lang. So sobrang okay na okay po talaga pag semi-automatic, kasi po hindi ka masyadong mahihirapan dahil wala naman siyang clutch. Kapag automatic naman yung motor mo, yung iba kasi naboboringan, inaantok kapag automatic yung motor nila. Ito saktong sakto kasi gagalaw pa rin yung paa tapos yung kamay mo para sa ating throttle. So bigyan nyo lang po ako ng 5 minutes or 8 minutes para ma-discuss sa inyo lahat mga dapat nyo malaman sa pag-drive ng mga semi-automatic na motor. So umpisa na po natin, alamin po muna natin yung mga parts na kailangan nating malaman. Una is yung throttle. Ito po yung throttle or yung silinyador ng isang motor. So basically, mga ka-Boss Amo, pipigay mo lang yan na under na yung motor mo. Pero kailangan mong mag-cambio. Pag-usapan natin mamaya kung ano yung cambio na dapat mong gagamitin sa mga daanan. Example, sa mga lubak, sa mga pataas, sa mga pababa. Mamaya, sasabihin ko po sa inyo lahat yan. So, brake, mga ka-Boss Amo, kailangan din natin malaman yan. Front brake, tapos rear brake. Ayan. Kailangan alam nyo yan. Importante yan. Siyempre, pagpapay-stopin natin yung motor natin. Tapos, dito na tayo sa cambio. So, center stand ko lang muna to. Yan. So, dito tayo, mga ka-Boss Amo. Ito yung papaliwanag ko sa inyo. Dahil dito maraming naririto. Yan. Pag semi-automatic, mga ka-Boss Amo, katulad na itong SYN na RB1, katulad din naman siya nung sa bonus ng SIM, Wave 100, Smash, at yung mga iba pang motor na semi-automatic. So, tulad nga na sinabi ko sa inyo, pag semi-automatic, may cambio ka, pero wala kang clutch dito. Wala kang pinipiga dito. Puro cambio lang, tapos silinyador. So, sa cambio, mga ka-Boss Amo, meron tong apat na cambio. First gear, second gear, third gear, at fourth gear, or yung tiyatawag na primera, segunda, tercera, tapos kwarta. So, ang cambio na ito, mga ka-Boss Amo, is puro dagdag ka. Ayan. Meron kasing cambio na 1 down 4 up, 1 down 5 up, mga ganun. Ito, mga ka-Boss Amo, madali lang dahil puro dagdag ka lang. So, ibig sabihin, puro apa ka dito pagka-cambio ka. So, pag unang tapak mo, example, tumapak ka dito. Ayan, nasa primera ka na. Tapos, apa ka ulit. Segunda, tresera, hanggang fourth gear. Ayan. So, pag nasa fourth gear ka, ayan na yung sagad. So, paano naman kapag magbabawas ka ng cambio? So, madali lang, mga ka-Boss Amo. Apakan mo lang ito. Ayan. So, dalawa lang naman yan. Isang dagdag, isang bawas. So, babawas ka para makapunta ka ulit sa neutral. Ayan. Second gear, first gear, neutral. Ayan. So, dagdag bawas ka lang, mga ka-Boss Amo. So, paano naman ngayon kung paano mo naman siya i-apply kapag nasa daanan ka na? Ito marami kasing mga gustong matuto sa mga semi-automatic kasi nga, relax pa rin siyang gamitin. Para ka lang rin nakamatic, mga ka-Boss Amo. Ang naiba lang dito is merong gumagalaw sa paa mo. Kasi may kumakambyo-kambyo ka. So, okay pa din siya. Ayan. Pag-usapan natin kung kailan mo siya gagamitin. So basically, mga ka-Boss Amo, pag nasa humps ka, mga humps or mga may mga lubak,
So basically ang ginagamit dyan is yung primera or segunda lang. Pero depende pa rin yan sa load ng motor. Example, may angkas ka, dalawa. Example, tatlo kayo sa motor. Tapos nakasegunda ka lang sa hubs. Hindi kayo mahihirapan yung motor nyo, mga kabusa mo. Naiahon kayo or ilampas kayo dun sa hubs. So bakit kailangan alam mo yung tamang cambio para sa motor mo? So kasi kapag ganun ginawa mo, so example, nasa hams ka, tapos naka-tresera ka, inaangat mo siya, pinipilit mo siya, sinotrottle mo, pinipilit mong iangat yung motor mo, eh naka-third gear ka, mahirapan siya. Ang mangyayari dyan, mga kabusa mo, madaling maupod yung mga lining ng motor natin. So ito yung iniiwasan natin dito, mga kabusa mo, yung maupodan tayo ng lining. Kaya pinapaliwanag ko sa inyo ng maigi yung tamang paggamit ng mga cambio. Ayan, so yun nga, sa hams, mga lubak-lubak, or sa mga paangat na dadaan, pataas masyado, dapat nasa second gear or first gear ka. Depende nga yan kung marami kang sakay sa motor mo or mabigat yung load ng motor. Pero kung mag-isa ka lang naman, siguro sa segunda, kaya ka nang iangat kapag pataas yung daan or may mga humps. Sa segunda, kaya ka na nun pag solo ka lang. Pero pag may angkas ka, kailangan mo talagang magbawas hanggang first gear para lang makalampas ka dun sa humps o para makaangat ka sa daanan. So, okay lang naman ginagamit yung ating third gear at fourth gear. So, sa example, nakalampas ka na sa humps tapos patag na, pwede ka nang pumunta sa third gear niyan, mga kabus amo. Hanggang fourth gear, hahataw ka na nun. Pag gusto mong mabilis, nasa fourth gear yun. Pero wag na wag kang magte-third gear sa mga paangat kasi mauubos yung lining mo talaga. Masasagad. Ayan. Tapos, importante pa dito, gagamitin mo lang yung third gear at fourth gear mo pag nakabelo ka na. So example, galing kang second gear, tapos patag na third gear ka, then hataw ka na, so dapat magpo-fourth gear ka. Huwag kang hataw ng naka second gear ka, mga kabus amo. Gagaralgal yung makina mo. O kaya third gear. Ganun. Maingay yung makina pag ganun. So dapat, alam mo talaga yung tamang pagkambyo kung kailan kakakambyo. Okay, kabisado nyo na. So yan, kabus amo, alam nyo na. Kabisado nyo na yung cambio kung kailan gagamitin. So, first gear, pag kailangan mong bumela sa humps or sa mga paangat na daan. Second gear, kapag solo ka lang, tapos ayun nga, may humps or paangat yung dadaanan mo, pwede ka na sa second gear. Third gear naman, pag medyo patag na. Tapos fourth gear, pag hataw ka na talaga. So ngayon, i-actual natin siya, mga boss amo. Hindi ko lang alam kung naka 5 minutes lang to, baka siguro lampas na. Natin, mga kabasama. So, una, dapat bebelo tayo. Siyempre, first gear. Tapakan mo yan. Ito yung pambuelo natin na cambio. So, pag nakabelo ka na, yan, mahingi na yung makina mo, saka dadagdag. Yan, second gear ka na, mga kabasama, ha. Second gear. Then, okay na, nakabelo ka na sa second gear, tapos may pababa na daan. Pwede ka mag third gear. Ayan, nag third gear na ako. Pwede ka na rin mag fourth gear. Para smooth yung andar ng motor mo. Kasi pag naka second gear ka dito sa pababa, ang mapapansin mo na parang may gumagaragol sa makina mo. Ganun yung mangyayari doon, mga kapasama. Tulad yan, may hubs. So, bebelo tayo, ha. Solo lang ako, kaya na to ng second gear. Kasi kapag naka third gear ka sa humps, hindi ka niya iaangat. Papakita ko sa inyo, mga kabasama. Ito, third gear ako. Ayan, naka third gear ako. Tapos may humps dito, mga kabasama. Try natin kung maangat tayo. Ayan, oh. Walang buwelo, di ba? Mahirapan yung motor natin, mga kabasama. Alam ko naman ayaw na ayaw yung mahirapan yung mga motor niyo. Tulad nito, mga kabasama, medyo pataas siya, tapos alanganin pa yung kalsada dahil may humps. Yan. So dapat dyan, basically kaya na ito ng second gear, pero dapat
first gear ka. Ano? Second gear ko nahirapan. So dapat talaga. Yan, nahirapan ako. So dapat primera ka diyan. Yan, primera. Aspelo, second gear ka. Yan. So kaya naman siyang iangat ng second gear basta bibelo mo siya ng primera. Kasama, ito na ha. Meron naman tayong tinatawag na half clutch. Kung saan pwede mo siyang ibelo, tulad yan, pwede mong ibirit tapos hindi ka naman umaandar. So half clutch ang tawag dyan. Nakadiin lang ako doon mga kabasama sa ating cambio. So yan, papakita ko naman sa inyo paano tayo hahataw. Ibelo tayo. Sandag. Mo, bibelo tayo ha. Babas nyo, nagbabawas ako. Yan. So, bibelo na naman. Magaya na, tsaka kayo madadadag. So, ganun lang kabusama mo. Ganun lang kasimple mag-drive ng semi-automatic na motor. Yan. Sana makakabusama mo, natuto kayo kahit konti sa ating tutorial na ginawa. Yan, kita kayo sa lang ulit tayo sa next vlog natin mga kabusamo. Mabuhay ang lahat. Peace!